racing and the racetrack is my happy place. I can compare myself to Peter Pan. The racetrack is my Neverland. Noong 2011 nang magdesisyon ang aktor na si Jomari Illana na manirahan sa bahay na ito sa Paranaque kasama ang kanyang ina na si Vicky at kapatid na si Polly. 900 square meters ang naturang bahay at merong itong dalawang palapag. So this house, ilang years na kayo dito sa bahay ito? 2 years na. Pagka may okasyon, kami yung nag-iimbita sa iba naming kapatid, sila yung nagpupunta dito. Nice. At yung pamilya mo mukhang napaka-prayerful. Kasi pagpasok mo pa lang dito sa bahay, puro mga imahe na ng mga santo, Santo Niño, Our Lady of Peña Francia, di ba? Nuestra Señora Peña Francia. Tapos doon, puro ano pa rin. Puro ano mga yan? Imahen. Yung grupong napakarami kay Mom yan. Okay. Ako meron akong grouping ng sarili ko. More dito yung sa akin. Yung mga Santo Niño? Ito si Burugoy. Si? Burugoy. Burugoy. Yan yung tawag ng mami ko sa kanya, Burugoy. Bakit? Since nag-umpisa akong kumarera, ito yung lagi kong kasama. What do you mean? 1996, lagi ko siyang dinadala. And dati. Mukhang magaling naman atang mag-alaga si Burugoy kasi hindi ka pa na-aksidente kahit kailan sa tinagal-tagal mong nangangarera. Totoo. At ito ang Illana family? Oo, ito kami. Ginawa ito ni Ryan eh. Kasi yung original nito, mommy, daddy, tapos kaming apat, si Ryan wala siya. Ay, oo nga. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng bago, siningit niya yung mukha niya. So, nagkaroon kami ng litratong kompleto. This is you. Pang-apat ako. Itong gallery, parang na-weirduhan naman ako. May mga Santo Niño dito, tapos may gallery dito ng mga... Ako, sobrang... Secret love. Ano so, to ito, eh? Ito yung panahon na talagang gutom ka, buhat, workout. Nag-uumpisa. Model na ako ng underwear niyan. Long wow, hair. Wow, long hair ka nun, ano? Kailangan kong bumalik sa ganyan. Wala akong choice. Kasi... Kailangan mo bumalik? Yes. I have to weigh yung maximum pinakamagaan ko ng weight. Bakit? Because of that series na sasalihan ko sa Korea. Oh, humanda kayo mga kapuso. Babalik si Jomari sa ganitong klaseng ano. Sa ganitong klaseng katawan. That's ano, that's 160 to 165. Okay, simulan na natin ng tagutom. Hindi raw pinangarap ni Jomari na maging isang artista. Katunayan, masyado raw siyang mahiyain at may ibang karera na gustong tahakin. Kapag sinabing Jomari Illana, ako ang naaalala ko ay Guapings. Kayo ang original na Guapings. Kayo yung crush ng bayan ng mga kabataan. But did you ever see yourself as Guaping when you were growing up? Guaping was a term from my generation. But growing up, I was just a brother of an artista and anak ng isang mistisong pamilya. Ganun lang. Yung artista, ang layo. Nung kabataan ko, ang gusto ko, ang hilig ko ay mga sasakyan. Talaga? Kotse. Yung pag-aartista, nababaduyan ako. Ako yung napagkakamalang suplado dahil hindi umiimi. Pero correct. Ang totoo, tahimik lang ako kasi mahihiyain ako. Maganda ba? Wala akong alam sa damit ng babae. Pero bago pa man siya sumikat bilang miyembro ng Guapings, una siyang nakilala sa pelikulang pinagtambalan ni na Richard Gomez at Don Zulueta, Ang Hihintayin Kita sa Langit noong 1991. Kinakapayan ba itong uhugi na to? Itay! Tinapos mo ba yung pag-aaral mo? Hindi. Hindi, bakit? Hindi na kaya ng oras ko. So, uusap kami ng manager ko. So, paano to? Yan lang ang choice mo. Yung mag-aral ka or magtatrabaho ka na. Mm-mm. So, grab the opportunity. Yung tatay ko ay sundalo na, doktor pa. Parang 100% serbisyo lang, di ba? Nagkasakit pa. So,
sige na, magtrabaho ka na, tulungan mo yung kuya mo, tulungan mo si Anzo. Mm. And yun nangyari sa amin. Dahil malayo yung agwat namin, medyo disciplinarian ako sa kanila. Huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan. Tapos ganito ka lang, ganyan ka lang. Nasundan naman lahat kasi kung hindi, siguro hindi naman siya magtatagal sa showbiz. Hindi naman siya naging masunurin. In a scale from 1 to 10, pare, nakalagay doon kung gaano kagaling humalik yung lalaki. Matapos ang pagganap sa ilang teeny bopper roles, biglang sumakit yun sa umam. Ginulat ni Jomari ang lahat nang sumabak siya sa pagpapasexy. Dati nag-try kang magpa-sexy. Hindi lang try. Nag-excel ako doon. Nag-excel ka sa pagpapasexy? Nag-excel ako doon. Sige, angat natin ang konti yung bangko. As the very first underwear, Filipino underwear model. Akala ko shy ka. Tinitingnan ko na siya as an art. Iba na eh. Tapos, model ka, meron kang ini-endorse na produkto. Nung nakita mo yung sarili mo on a billboard, proud na proud ka sa sarili mo nun? Proud, yes. Pagod, yes. Good paycheck, yes. Mula pagmamodelo, nagtuloy-tuloy na ang kanyang paggawa ng mga sexy movies. Very hot and steamy yung mga love scenes mo. Di ba? Parang enjoy na enjoy ka. Oo naman. Okay. Nice. Nice siya. Oo. Kasi ang dami ko nakakatrabaho. Para sa akin hindi siya laro. Sineryoso ko siya. Anong pelikula yung pinaka proud ka na nagawa mo? Minsan pa. With Aramina. Aramina. At paano ka nabago nung pelikula lang 'yon? Naghiwalay kami. So ang sakit. Naghiwalay kayo? Yun yung time na naghiwalay kami ni Ara while doing that. Ah, kasi kayo pa nung... Yeah, tapos yung pelikula. Tapos natapos yung pelikula, hindi na kayo. Umiiyak ako sa S-Files, in-interview ako ni Joey, ni Richard, tsaka ni Janice. Umiiyak ako, tapos kumanta pa ako. So in love ka kay Aramina nung time na yun? Oo naman. Oo naman. Is she your one true love? Hindi ko alam. Bukod sa pag-arte, may isang bagay pang lubos na kinahihiligan itong si Jomari. May trophy area sa bahay ni Jomari Illiana. Isa sa mga ipinagmamalaki niya ay ang kanyang unang award sa racing na nakuha niya noong 1996. Para sa anong pelikula to? Best Festival Actor. MMFF, Metro Manila 1996. Film Festival. Ano naman ito? Gawa ito ng aking anak. Nice. Mga siguro 7 years old siya noon o mga 8. Kinupit niya sa magazine? Kinupit niya sa magazine kasi finiture itong coaching ito. And hindi ko binibenta itong coaching to dahil it reminds me of that era when I was still racing. Sa labas, ipinakita naman sa amin ni Jomari ang swimming pool. Yung swimming pool sa bahay ninyo, idea ng mom mo? Oo. Gusto niya yan. Dahil? Gusto niya may pool eh. First time namin mag-pool. Dati ayaw niya. Yung mga horror stories ng mga nalulunod, ganyan. Uh-huh. Mababaw lang naman to. Ang garahe dito medyo maluwag, okay lang. Nung bata ako, isa sa paborito ko yung garahe kasi hanggang nagkaroon ako ng sarili kong driver, ako naglilinis ng lahat ng sasakyan. Ano pangalan nito? Ito yung nasa magazine na color blue. Kulay blue, binuo ni Andre, kinatawag niya. Pinalit lang kayong kulay, ginawa kong pula. Ganda! Nung naging pula na siya, dragonfly ang tawag ko. Dragonfly. Hindi mo iisipin that this is a 1998 car. It's a 1998 AE101. It's a European version. Euro 2 ang tawag nila dyan. It has the same engine. 1998, so 15 years na to? Ah. Wow! This is my seat. It is a bucket seat. Hindi ako gagalaw pag nakaupo ako dyan. Para akong umupo sa loob ng isang balde. Okay.
I have a 5-point na seat belt. Lahat na nakikita mo sa kotse ko ay sticker. Hindi yan pintura. Bakit sticker? Mas okay ba yun? Didikit mo lang. Hindi mo na kailangan masilihan. Eh baka matuklap. Hindi man. Pwede siyang tuklapin. Pwede siyang tuklapin. Mas matibay siya. Mm-mm. Ayun. Nice. Oh, ano naman pangalan nito? Osang. Rosana Roses, gano'n. Osang pangalan nito. Kasi, from brand new tong kotseng to. So, bago siya. Mm. Nung hinuhubaran na siya, nakita ko kung ano yung itsura niya. Eh, mukha siyang ano eh. Mukha siyang bombshell. Parang sexy star. Oh, sige, pag-usapan natin yung karera sa kalsada. Ito ba yung sa Green Hills? Oh. Yung mga drag racing na mga illegal dati? Mm, inabot ko yan. Ilang taong ka nun? 17. Oh, dapat wala ka pa lisensya nun. Student license student ka pa lang. Nahuli ka na? Hindi pa? Oo, nahuli ka rin. Diyos ko, pasaway ka pala nung bata ka talaga. Nahuli ako ni Jinggoy. Hindi ko makakalimutan yan. First encounter ko with Mayor Jinggoy Estrada. Sa presinto? Oo, sa presinto. Diba ikaw yung artista, yung grupo, tatlo kayo nun, diba? Sama mo yung anak ni The Boy. Opo. Sa lisensya mo. Yeah. He was very strict. Eh sa kalye, kaskasero ka ba? Boring. Super boring ako. Super boring. Magmaneho? Not smooth. Very smooth. Makakatulog ka. Ako yung paboritong driver ng mom ko. But what do you get from it? Anong thrill or saya ang nadudulot nun? Do you have a happy place, Cara? Racing in the racetrack is my happy place. I can compare myself to Peter Pan. Hmm. Na racing in the racetrack, in the race car, is my Neverland. Sa sobrang pagkahilig ni Jomarie sa racing, maging ang kanilang anak ni Aiko Melendez na si Andre ay nakiangkas na rin sa sport na ito. Pero hindi ka ba natatakot kasi delikado yung racing cars? Natatakot ako. Siyempre. Andun yung thoughts na negative. Mm-mm. What are you like as a father? Ako yung... Ano ka ba? Cool dad or... Stricto, katulad ng dad mo, ito yung mga bawal, ito yung mga dapat gawin. Meron akong strictong side. Meron akong disciplinarian na side. But mm-hmm. I'm cool. I'm a really cool dad. Yeah. Gusto niya ba magkabalikan kayo ng nanay niya? Of course. Mm. Siguro tuwing Pasko yun yung wish niya. Wish nila, di ba? Siyempre, hindi mo naman maalis sa bata. Kumusta na yung relationship niyo ng ex-wife mo? Okay kami. Single siya, single ako. Oh, pagbabalikan? Masa limot. Mahirap yun. Mahirap yun. Kung ganun lang kadali sana, nagawa na, di ba? Mm-mm. Or naayos na ng ganun lang kasimple. Pero, mm-mm, mahirap eh. Mm-mm. But right now, you're okay? Yeah, I'm okay. Wala nang ibang makakakilala sa akin. Pinaka mas nakakakilala sa akin, kundi siya. Si Aiko. Mas lalo na ako sa kanya. So, merong support system. Mm-hmm. I will always look at them as family. Mm-hmm. 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 Family and priority. Si dad ko, very, ano yan, very, very maluwang in a way na masikip din. Ang gusto ko talaga magiging parang super photocopy na. Lahat ng gusto niya, halos gusto ko rin lahat eh. Yun nga, parang pagkakarera. Sobrang gusto ko din yun. Gusto ko rin siyempre magkabalikan sila. Pero yung pagiging good lang yung relationship nila as friends, yung super close friends lang, okay na din ako dun. Sa ngayon, hindi lang sa racetrack nagtatapos ang kanyang mga plano. May bago raw siyang gustong pasuking mundo. Nitong huling linggo ng Hulyo lamang, sumali si Jomarie sa second leg ng 2014 Philippine Grand Touring Car Championships na ginanap sa Batangas Racing Circuit. Sinuportahan siya ng kanyang anak na si Andre at ng kanyang mommy Vicky.
na banal at sa kainitan ng karera, nabanggaman at nasira ang kotse, nanalo pa rin si Jomari ng second runner-up sa leg na ito. Kabado naman ako, oo. Sabay dasal. Sa Panginoon pa rin ang kapit ko na walang may mangyari sa kanya. Kaya nang dala ko yung paborito niya, Santo Niño, inilayo siya sa banggaan. Nakita naman natin, na-experience natin yung sasakyan niya. Hindi na napinsala. Bukod sa pag-aartista at pagbalik sa pangangarera, gusto raw ni Jomari na muling mag-aral bilang paghahanda sa bagong mundong kanyang tatahakin, ang politika. Anong balak mong kunin? Yung public governance, okay. National defense na college, mm-hmm. na degree, gusto ko yun. Tapos, konting law. Law? Konting law. Pag ako nagretiro, ang gusto ko yung retirement ko, nagsaserve na lang. Mm-hmm. Hindi ka ba natatakot na pag pumasok ka sa politika, ang sasabihin lang ng mga tao ay, artista na naman, wala namang alam yan kundi pag-aartista lang. Bakit papasok pa sa politika? Para sa akin, yung politika, public perception, hindi ba? Alright. So, sa akin, hindi man ako pala rin, at least sinubukan ko. Siguro as a final question, ano ang sikreto at anong ma-advise mo to other young actors na gustong magkaroon ng staying power, na kahit tumanda na sila or mag-iba na yung katawan nila or mag-iba na yung mukha nila, ay nandiyan pa rin at napapakinabangan pa rin ang industriya? Ang natutunan ko sa industriya ito naman, ang pinakamahalaga yung tiwala, mm-hmm. at pakikisama. Sa isang sikat na artista who made it big, hindi yan yung totoo mong buhay. Pag-uwi mo sa bahay, dapat pa iba hanapin mo yung totoong ikaw. Yung totoong pagkatao mo, sa'yo yun. Mm-hmm. It's yours. Nobody can take it away from you. Okay. And with that, maraming salamat. You've reinvented yourself really well. Stay safe. Drive safe. Salamat sa inyo. Thank you.